Ah, yan po. Ah, magandang magandang umaga po mga kababayan. Ayun pa lamang po ay napapasalamat na ako kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. At hindi, bagamat hindi pa siya nakakaupo, ay tinutugunan na po niya yung pangangailangan ng mga mamamayang Pilipino, mga kababayan. Tulad po ng pag kuha ng mga scholarship ng mga kabataan na mag-aaral. Scholarship po para sa kolehiyo na libre. Tulad po nung nabanggit ko nung sa isang video ko ay na-upload na. Ay, nag-utos na po si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga tauhan na excuse po. Kunin yung mga pangalan ng mga mag-aaral, estudyante na mabigyan ng scholarship at libreng edukasyon. Yun po ay maraming maraming salamat po kay Pangulong Bongbong Marcos. Isa pa lamang po yan sa magandang pinapatubad ni Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon pa lamang po ay lubos na ang aking pasasalamat. Dahil noon pa lamang po ay Marcos loyalist na po ang aking mga magulang. At hindi po bumibitiw ang aking mga magulang sa mga Marcos. Ano po. Ngayon po ay nakasalin na rin po sa amin na mga anak ang pagiging Marcos loyalist. Tuwali po na nabutang ko po yung martial law at pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos. At isa ako sa nabenepisyuhan sa nabigyan ng magandang nutrisyon sa paaralan. Yun po yung binibigay nila noon sa amin, yung mga Nutriban, Clean Milk, kung ano-ano pang mga powder na ano. Kaya po, naranasan ko po yung servisyong Marcos. At isa rin po yung magulang ko sa nabinipisyuhan na nabigyan ng lupa na pangsakahan. At isa rin po yung magulang ko na nabigyan rin pa rin po ng sa biyayang dagat na isinabatas po ni Pangulong Ferdinand Marcos. Nabigyan po yung mga magulang ko ng net, pangisda at mga bangka noong araw po. Pero po nung nawala si Pangulong Ferdinand Marcos, naglaho na rin po yung mga benepisyo na yun. Ang natitira na lang po ay mga lupain. Lupa na naibigay ni Pangulong Ferdinand Marcos sa aking mga magulang. Ayan po. Kaya maraming maraming salamat po sa mga Marcos. May utang na loob po ang pamilya ko sa mga Marcos. Kaya ngayon, hindi po kami bumibitaw sa mga Marcos. Ano po. ang kan po namin
Ayan, nagmula po sa Batac, Ilocos Norte. Kababayan po ng aking magulang, ang aking tatay, ang aking si Pangulong Ferdinand Marcos. At yung nanay ko naman, Nueva Vizcaya, purong Ilocano rin po. At yung lolo ko po, yung tiyuhin ng aking tatay na Colonel noon, si Colonel Colonel Patricio Dumlao, ay itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos bilang isang gobernador ng Nueva Vizcaya noong si Pangulong Ferdinand Marcos ang namumuno, ang pangulo. Ganyan po kabigat, ganyan po kalalim yung pagiging loyalista ng aming pamilya. Dumlao family po. Yan, nakasuporta po yan lagi sa mga Marcos. Nasa tungkulin man sila o hindi, ay mga Marcos pa rin ang aming nasa mga Marcos pa rin ang aming loyal. Ayan po. Kaya po, maraming maraming salamat po mga kababayan. At ayan po. At susubaybayan ko rin po yung mag-vlog yung mga magagawa at gagawin pa ni Pangulong Bongbong ngayon na siya ay manunungkulan na. Pangapat, hindi po siya nakaupo ngayon. Ayan po. Maasahan po ninyo mga kababayan na yung mga proyekto po na gagawin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay may sa publiko po at may co-cover yung development. Ayan po. Kaya po, maraming salamat po. At paki-share na rin po ang aking YouTube channel at paki-pindot na rin po yung notification bell upang ma-notify po kayo sa lahat ng mga video na aking gagawin, mga kababayan. At paki-like and share na rin po ang aking YouTube channel, mga kababayan. Yun po, maraming salamat po mga kababayan. Ganyan po kalalim yung loyal namin sa mga Marcos. Hanggang ngayon po buhay pa yung magulang ko, yung nanay ko. 91 years old na yung nanay ko. Kaya yung mga kwento niya about Marcos. At kahit hindi po siya magkukwento ay buhay na rin po ako noong 1974. Kasi ang martial law po 1972 itinatag. Pinanganak po ako 1974. Nawala po ang si Pangulong Ferdinand Marcos sa Malacanang 1986 lamang. Kaya namulatan ko na rin po yung martial law, mga kababayan. Ayan po mga kababayan, maraming salamat po. God bless po. Ingat po kayong lahat. Ayan po. Mabuhay po.